Natataranta na ang mga siyentipiko. May nangyayari ngayon sa Saturn. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang gas giant na Saturn ay binabalot ng mga misteryo at sikreto. Mula sa artificial na hexagonal pattern na North Pole niya, hanggang sa misteryosong malakas na buhos ng ulan sa Saturn na nagmumula sa space. At nito lang ay may nakitang kakaiba ang mga siyentipiko sa ring ng Saturn at kinababahala nila ito. Sa future daw kasi mawawala na ang ring nito at may nakita silang bagong umiikot sa gas giant. Ano kaya ito? At yan ang ating aalamin. Ang unang close-up image ng Saturn ay nakunan ng Pioneer 11 spacecraft noong 1979 at minarkahan ito bilang pasimula ng understanding natin sa kanya. At muling nagbago ang perception ng mga tao sa may Saturn matapos itong siyasati ng Cassini noong taong 2004. Dahil dito nireveal na ng mga siyentipiko ang mga katangian ng Saturn kasama na ang ring nito. At patuloy itong pinag-aaralan ng mga tao. At habang lumilipas ang panahon, patuloy din po itong nagpapakita ng mga sikreto. At alam kong alam mo na ikalawa po ang Saturn sa pinakamalaking planeta sa may solar system. At meron siyang core na halos kalahati ng sukat sa buong planeta, kung saan may bigat itong 20 ulit ng Earth, napakakapal po ng Saturno. Ang density niya ay umaabot ng 0.687 grams per cubic centimeter. Kaya naman tinagurian ng Saturn bilang pinakamakapal na planeta sa may solar system. At heto pa ang nakakagulat. Halos ang lahat ng planeta sa may solar system ay bilog, maliban lang po sa may Saturn. At siyang pinaka-flat sa lahat. At ang orbital period niya ay kulang-kulang 10.5 hours at umiikot siya ng napakabilis. Kaya naman ang Saturn ay nagkakaroon ng umbok sa equator at nagiging flat naman ng kanyang poles. Ang ring niya ay may sukat na 75,000 miles in diameter at ang equator niya naman ay may lawak na 68,000 miles mula sa isang pole papunta sa isa pang pole. Ang Saturn din po ay mayroong yellow and gold bands na kitang-kita sa Earth at nangyayari ito dahil sa napakalakas na hangin nito sa bandang itaas ng kanyang atmosphere at may lakas itong 1,100 miles per hour. At kung titignan mo siyang maigi, ay makakatunghay ka dito ng kakaibang bagay. Ito ang kanyang colossal hexagon pattern na may lawak na 2,000 miles in diameter at ang nakakamangha niyang hugis na nagbibigay sa Saturn ng nakakamanghang itsura. At ang nakakabilib pa nga dito ay nagpapalit siya ng kulay na mula bluish ay nagiging golden hue na. At ang Cassini High Resolution Images ay maingat itong kinumpile para makita ng mga tao. At sa kauna-unahang pagkakataon ay pinatingkad ang kulay nito kaya ito ang nakuhanan. At sa gitna po ng hexagonal na ito ay mayroong napakalakas na mata ng bagyo. At kung kukumpara mo ang Yolanda sa bagyo ng Saturn, ay walang-wala pa po ang Yolanda sa kalahati ng lakas nito. At namula-mula ang kulay ng bagyo sa may Saturn at pa-counterclockwise din ang ikot niya. At sa loob ng bagyong ito, dito nakapaloob ang iba't ibang komposisyon ng mga particles gaya ng mga manilipis na ulap. Ang mas nakakagulat pa sa katangian ng six-sided na bagyong ito ay ang kanyang lakas at tatag. Pero paano? Kung ang bagyo sa Earth ay naabot ang Linggo, ay ang bagyo naman po sa may Saturn ay tumatagal ng dekada o di naman kaya 100 years o isang siglo. So ngayon ang malaking katanungan, paano ba nabubuo ang bagyong ito? Sa tulong ng computer simulation ay nireveal ang nakakagulat niyang katangian at tinatawag itong deep thermal convection. Kapag ang init ay lumilipat sa pamamagitan ng fluid o gas, ay gagalaw ito at dahil dito, nakakabuo siya ng atmospheric flows. At kapag nakabuo na nga siya ng atmospheric flows, ay saka naman ito magdudulot ng malaking polar cyclones o bagyo. At pag nagsama-sama ang mga ito sa itaas na bahagi ng region, ay makakabuo na ito ng kakaiba at katangi-tanging hexagonal na hugis. Dahil walang hinto ang bagyo, ay talaga magre-resulta ito ng hexagonal na hugis. At ang mga siyentipiko ay sa Saturn lang po nakakita ng ganitong uri ng bagyo sa buong universe. At ang hexagonal din ng Saturn ay isa ding demonstration ng ganda ng universe. At teka, hindi pa yan ang kakaiba niyang features. Kung titingin tayo sa mga data ng mga Voyagers, ay ang mga siyentipiko ay may nakita pa rito ang kakaiba. At makikita ito sa misteryosong ring na nakapalibot sa kanya.
Nang sinisiyasat ito ng Cassini, di niya nakita o na-detect ang misteryosong katangian ito. Kaya hindi tuloy ito nabigyan ng kasagutan ng mga eksperto. At kung titignan mo siya nang malapitan mula sa itaas ng ring, dun mo lang makikita ang dark niyang itsura. Pero nakakagulat pag sa baba ka tumingin, ay matingkad naman ang kulay na makikita mo. Hindi malaman ng mga researcher kung bakit ito nangyayari. Ang alam lang kasi nila ay merong nangyayaring tagsibol at taglagas sa Saturn. Oo, gaya sa ating Earth ay meron ding pong apat na panahon o season sa may Saturn. Pero ang kaibahan lang talaga ay tumatagal ang kada season sa may Saturn ng 7 years. Kaya naman ayon sa mga tao ay nanggagaling lang sa dust particles ang dark sa ring niya. Ito daw yung dark particles na humihiwalay sa malayelong bloke ng Saturn na lumulutang-lutang sa ring niya. O di naman kaya daw nangyayari ito dahil sa magnetic field niya. Kapag ang solar wind ay umuugnay sa genetic field, ay ito'y makakabuo ng electrically charged environment. At ang environment na ito ay nakakaapekto sa behavior ng charged dust particles. Kaya naman dahil dito, nagsasama-sama sila ng panandalian. At pagkatapos ay magpo-form na sila ng makakapal na patches sa ring. At FYI din po, meron ding ibang planeta ang may ring pero ang singsing lang talaga ng Saturn ang pinakamalaking ring at pinakakitang kita. Meron itong 7 rings na pinangalan sa kada discovery. Ito'y nakaposisyon sa equator ng Saturn. Dito siya nagsisimula at may layo itong kulang-kulang 4,300 miles mula sa pinaka-core ng Saturn. Ang lawak no? Ang iring nga lang niya ay may nakakagulat na layong 75,000 miles at para sa reference mo, isipin mo may kalsada ditong paikot. At kung babiyahe ka rito sa takbong 100 miles per hour, ay abutin ka ng 2.5 months bago ka makarating sa dulo ng ring. Ganun pa man, bagamat kakaiba ang hugis ng Saturn ay napaka-flat naman ng ring niya. At ayon sa observation ng ilang bahagi ng ring ay may nipis na approximately 0.6 miles. At ang pinaka-main ring niya naman ay napakapayat din. May sukat lamang ito o kapal lamang itong 32 feet. Ang mga particles naman ng ring niya ay may malawak na saklaw. Binubuo ito ng mga nagiyelong butil na may halong mga dust at meron din itong napakatitibay na mga tipak na kasing laki na ng bahay. At nahaluan pa ito ng mga kakaibang particles na kasing lalaki na ng mga bundok. Pero bagamat marami na tayong alam ay hindi pa lahat ay alam natin sa may Saturn. Noong una itong makita ni Galileo 4 centuries ago gamit ang kanyang teleskopyo, ay sinabi niyang meron itong tenga o di naman kaya hawakan. At sa katunayan mali siya na tama siya. Dahil sa ating panahon ang tenga noon na hinala ni Galileo ay mga rings pala niya. At dahil hindi pa high-tech ang teleskopyo niya noon, hindi tuloy niya nakita ang lahat ng katangian ng rings. At salamat sa mga teknolohiya dahil nga nalalaman na natin ang misteryo ng Saturn. At hanggang sa ngayon patuloy tayo nitong ginugulat dahil marami pa siyang pinapakitang kakaiba sa atin. Ngayon ang mga particles sa Saturn rings ay karamihan ay water ice. At ito'y maingat na binabalanse ng dalawang magkakahiwalay na magkasalungat na puwersa. Ano-ano mga ito? Ang gravitational pull ng Saturn ay ina-attract ito papasok sa planeta habang hinahatak naman ito papalabas sa space ng mabilis na pag-ikot. Kaya naman nagtataka tuloy ang mga scientifico bakit may ganitong klaseng rings ang Saturn. At base sa may latest na pag-aaral, ang Saturn pala ay hindi laging may ganitong kakaibang features. At ang nakakagulat pa ay heto. Sa 90% na ng buhay ng Saturn ay wala talaga siyang rings. At para mas magets mo, ito ang halimbawa. Kung halimbawa, 100 years old pa lang ang Saturn, ay 90 years na ng buhay niya ay wala talaga siyang ring. So ngayon ang malaking katanungan dito, paano siya at kailan siya nagka-ring at paano ito nabuo? Ang isa sa mga posibilidad, ang rings niya ay nagmula talaga sa ibang mga planeta. Pero paano ito nangyari? Ang mga maliliit na icy moons na umiikot sa Saturn ay nagbanggaan. At dahil sa banggaan na ito, nagambala ang impluensya ng gravity ng mga dumadaan na asteroids at kometa. At ayon naman sa May 2016 study, sinabi nila na di kaya ang rings ay nagmula sa mga labi ng mga dwarf planet. At sa teoryang ito, sinasabi na ang mga dwarf planets ay namatay na ng matagal ng panahon. Kaya naman naging rings na lang siya na umiikot sa may Saturn. O di naman kaya daw, isa itong malaking moon ng Saturn na bumangga sa pinakamalaking satellite ng Saturn na ang Titan sa matagal ng panahon. At saad pa ng mga scientifico na marahil totoo ito dahil sila'y naka-identify ng isa pang moon na may pangalang Chrysalis bago pa magkaroon ng ring ang Saturn. At sa tulong ng computer simulation, nakita nga nila ang Chrysalis na kasing laki ng ikatlong pinakamalaking moon ngayon ng Saturn, ng Iapetus.
At noong unang panahon pa nga daw, ang ugnayan ng gravity ng Saturn at Neptune ang naging dahilan kung bakit ang ring ng Saturn ay nag-tilt o kumiling. At dahil dito, ang moon niyang Titan ay mabilis nang lumayo sa kanya. At sa katunayan, lumalayo na din ang moon natin sa Earth pero dahan-dahan lang. At around 100 to 200 million years ago, ang Titan at Chrysalis ay nauugnay. At dahil lumayo na nga ang Titan sa may Saturn, ay nasira na ang orbit ng Chrysalis. Dahil wala na nga siyang orbit, ay bumulusok siya paibaba sa Saturn at nawasak dahil sa malakas na gravity. At halos 99% ng Chrysalis ay naabsorb ng Saturn. At tanging 1% lang ang naiwan kaya siya naging ring system na nakikita natin ngayon. At ayon pa sa kamakailang pag-aaral, ang edad ng Saturn ring ay approximately 100 to 400 million years. Pero soon, oo, malapit nang mawala ang ring ng Saturn. At sa mga susunod pang 100 million years ay malamang totaling wala na talaga siyang ring. Pero bakit kaya? Sa ilalim ng malakas na impluensya ng araw o kaya sa radiation o plasma clouds ay nakakagawa ito ng space rock impacts. Anong ibig sabihin? Paminsan-minsan kasi ay tinatamaan ito ang ring ng Saturn. Ang ring ng Saturn kasi ay madalas nagiging electrically charged kaya na-attract niya ang space rockets impact na gawa ng plasma clouds, radiation o impluensya ng araw. At pag nangyari ito, ang alikabok o labi niya ay bibigkis sa magnetic field ng gas giant at saka ito pupunta sa upper atmosphere niya. At ayon sa NASA, ang 6 na rings ng Saturn ay nauubos na ng napakabilis. Ayon sa kanila, sa kada 30 minuto, nalalagasan ito ng ring na katumbas na ng Olympic swimming pool sa dami. At finally, matapos ang 4 decades na pag-aaral, nireveal na ng mga siyentipiko lang nabagsak pala na ulan sa may Saturn ay merong malaking impact sa kanyang atmosphere. Sa kada lumilipas na segundo, halos 6,000 pounds ng mga icy particles ang binobomba ng solar ultraviolet radiation at saka nabagsak sa planeta. At habang nababa ito sa planeta, ay nakakaipon ito ng enerhiya na siyang hahalo naman sa environment at hahalo na rin siya sa iba pang mga particles. At dahil sa halo-halong particles, ay nakakadagdag tuloy ito sa init ng atmosphere ng Saturn, kaya ang resulta ay pinapakinang nito ang northern at southern hemisphere ng Saturn. Pero hindi lang ito ang tanging ulan sa Saturn. Sa Enceladus, ang buwan ng Saturn, ay nagpapakawala naman siya ng jets water ice sa space mula sa kanyang underground ocean o dagat. At karamihan sa mga particles na nilalabas niya ay siya namang naiimpluensyahan ng magnetic field at gravitational forces ng Saturn. Kaya ang resulta nabagsak tuloy ito sa atmosphere niya at ang phenomenon ito ay kilala sa tawag na moon rain. Ang moon rain ng Saturn ay binubuo ng mga chemical kasama ng ilang organic compounds gaya ng water, butane, propane, methane, ammonia, carbon monoxide, carbon dioxide at molecular nitrogen. At sa future, babaguhin nito ang oxygen at dami ng carbon sa atmosphere ng Saturn. At malay natin, in the future, pwede na itong matirahan. Ngayon dumako naman tayo sa mga moon niya para malaman din natin ang katangian nito. Ang mga moon ng Saturn kasi ay dati nang hari ng mga moon sa may solar system. At lingid sa iyong kaalaman, meron na naman pong 62 bagong satellite ang nakita na umu-orbit sa kanya. At nung susumahin, meron na siyang 145 moons. Pero mga siyentipiko ay talagang nakapokus sa may Titan at Enceladus. Dahil ang dalawa na kasi na ito ay merong at least isang sangkap para may mabuhay. Kilala ang Titan dahil sa makapal niyang atmosphere. At mayaman din po ito sa organic molecules kasama ng hydrocarbon at kinukonsider pa nga siyang pwedeng gawing pundasyon ng buhay. At ang Enceladus naman ay merong dagat ng liquid na tubig sa ilalim na pwede rin i-consider na pwede ritong may mabuhay sa future. At karagdagan pa sa may Titan din po ay meron din po ditong ilog, lawa, dagat sa ibabaw. Pero nakakalungkot nga lang ang mga tubig dito ay binubuo ng methane at ethane. Pero FYI, ang methane po ay isang compound na may kaugnayan sa metabolic process ng maraming organism. Kaya pwede siyang mapagkuna ng enerhiya. Ang galing, no? Sa mga susunod pang mga araw o taon, kapag may nangyayari ulit na pagbabago sa may Saturn, ay update ko kayo kagad, mga kaibigan. So ngayon, yan na siguro muna. Maraming salamat po sa panonood. Please subscribe for more video updates gaya nito. Salamat po.